Kampo ng mga Fergay, sinagot na ang mga paratang ni Doc Yumol. Sinasabi dito ito ay pawang mga kasinungalingan at walang katotohanan. Ating panoorin ang mga pahayag pagkatapos ng ating intro. Ang sinasabi po ay hindi matagal na palang may iringan po itong si Mayor Rosita Fergay at saka itong suspect. Yung suspect na nakapatay sa kanila. Kayo ba yung naging legal counsel dahil lang po sa mga kaso na ifinail ng suspect, si Yumol? Si Xiao Xiao Yumol? Unang-una po, ako ay family lawyer ng mga Fergay since 2001 po. Okay. Yung mga allegations po, yung mga accusations na sinasabi ng gunman na si Dr. Xiao Xiao Yumol ay wala pong katotohanan lahat yan at puro po kasinungalingan. Wala ho ba siyang inilabas na ebidensya, lalong-lalo na may kaugnayan sa droga? Wala po siyang nailalabas na mga ebidensya sa mga paratang niya kay Mayor Roderick Fergay, pati kay Mayor Rose Fergay po. Yan po ay puro kakang-isip niya. At kung maalala niyo po, even si Commissioner Greco Belgica ay binanatan niya, hindi lang sa Facebook. Hello? Okay. Ang sinasabi po ay lumalabas na sinampahan ng pamilya Fergay ng 76 na kaso ng libelo si Dr. Yumol. Tama ba? Yes po, totoo po yan. Dahil po, ang basis po niyan ay ganito. Noong 2018, ito pong si Dr. Xiao Xiao Yumol na taga Lamitan City ay nag-operate ng infirmary clinic sa Lamitan City, right across the city hall of Lamitan City. Okay. Ang problema, yung infirmary clinic niya ay walang permiso mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang Minister of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nag-issue ng cease and desist order. Okay. Para ipastop siya sa pag-operate ng infirmary clinic na walang permiso. Ang ginawang mag-enforce ng order ay ang local government city of Lamitan kasi ang Lamitan City po ay part and parcel of Lamitan of Bangsa of Farm. Okay. So ang nangyari, nagalit ito si Dr. Yumol at nag-post ng mga malicious post as against the mayor, as against the vice mayor din, ngayon si Mayor Rodrigo Fergay, at mga opisyales ng City Hall. Despite the fact na pinagbigyan siya at binigyan siya ng due process para hindi ma-close ang kanyang clinic. So, dahil sa dami-dami ng na-post niya, nag-file po ang pamilya Fergay, pati ang mga empleyado, ng kaso na more than mga 70 cases of cyber libel cases. Yun po ay naging pending sa Regional Trial Court Branch 12. Oh. Tapos na-transfer sa Basilan, and okay. Ngayon pending po sa Regional Trial Court Branch 10 Davao City. So wala pa ho ni isang kaso ang nag-prosper, ibig sabihin ay nahatulan na, wala pa? Actually po, tapos na kaming mag-present ng evidence sa more than 40 cases out of 70 cases. Uh-huh. Ito po, akusado, itong gunman na ito, ay a fugitive or in hiding since January 2021. Nag-jump okay. po ito ng bail. Okay. Kami po nagtataka bakit hindi ito nahuli, meron po siyang 8 warrants of arrest. Tama, wow. 7 sa cyber libel cases, F1 for and one case doon sa indirect contempt. Sinentensyahan po sa ni judge ng 60 days imprisonment. Okay. At may fine na 20,000 pesos. Nagtatago po yan since January 2021.